March 12, 2020. Nagsimula ang kwento natin noong nakita kita sa Facebook. Mula ang helang iyong mukha at naisip ko rin kung malanghid din ba ang ugali mo. Pero sa sobrang tuwa, hindi ko napilitan ang aking mga kamay sa pag-friend request niyo. Naghintay ako ng araw at gabi, linggo at buwan, oo, totoo yun. Pero kahit ganun ka man katagal, kaya naman kitang hintayin. Kasi ganun naman talaga pag mahal mo yung tao, di ba? Makalipas ng ilang araw, ako'y inaccept mo na. At sa sobrang tuwa, hindi ko napigilan na i-chat kita. Pero hindi ganun kadali yun. Nag-isip ako ng kung ano-ano at kung ano ang pwedeng pag-usapan natin. Kaso wala. So, nag-start ako sa hello at sumagot ka naman ng hi. At sa sobrang saya, hindi ko alam ang susunod kong sasabihin. At buti na lang hindi nagtagal yun. Pagdalas-dalas ang ating pag-uusap. Laging nagpupuyat na tila'y mga kuwago kada gabi. Nakikipagharutan at kung ano-ano pa. November 5, 2020. Ayun yung araw na sinagot mo na ako sa Messenger. At hindi ako makapaniwala sa aking nabasa. Kalain mo? Sa mukhang to, makakabasa ng sinasagot na kita. Bibilisan ko na ang ating storya sa kung saan lahat nagka-problema. February 14. Ayun yung araw na hindi ko makakalimutan. Kung saan may natanggap akong mensahe sa kung kanino. Hindi ko siya kilala at wala akong pake. Madami siyang sinabi pero ito lang tumatak sa aking isip. Hindi kanya mahal. Hindi kanya mahal ang aking mga nakita na tila ako'y nagising sa katotohanan. Araw pa naman ang pag-ibig tapos manggaganyan ba? At sa sobrang takot na baka nagsasabi sila ng totoo kung ano-ano nasa aking isip. Kinain na ako ng konsensya. Hindi ko napigilan ng aking mga kamay sa paggawa ng kung ano-ano na tila ako'y parang lasing na hindi mapigilan ang mga gagawin ng mga sasabihin. At ako'y biglang nagising sa katotohanan. Hindi ko na pala namalayan na sinabi kong break na tayo. February 17, 2021. Nanghingi ako ng tawad pero meron na naman sumampal sa aking mga mukha na wala na siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Kaya tandaan nyo na huwag kayong maniniwala sa kung sino-sino dahil hindi mo naman alam kung sino ang tama sa inyo.